Sunday, the last game, diba, after the Civil War. Siguro, ayun, mga bata, they commit to play hard and then gusto nila tapusin eh. Kasi yung pressure to win eh, yun ang kailangan namin gawin. Hindi, malulubog kami sa bottom. So, kailangan lang namin, game plan, and then nag-work naman talaga. Coach, ganda ng simula niya, 32 points first quarter. Ano yung naging difference na itong start niyo ngayon compared sa mga previous games? Or binibigay ko sa mga coaches ko na mga players ko talaga mga tinabaho namin kahit na yung one day na dapat pahinga, so dire-diretso lang. Siguro ang difference lang is gusto namin talaga manalo. Hindi lang ang pinaka-importante. I mean, ito niya nga yung pressure to win, so we need to handle that. Diba? First win, career high na 21 points. Sabi mo lang din sa panalo din sa bago mong achievement. Siguro, bonus na lang yung nagawa kong points. Kasi yung trabaho lang talaga yung manalo. Coach, paano niyo po hinahandle na parang every after, every game po is sobrang likit? And then, paano niyo po parang minamotivate yung mga boys na parang tuloy lang? Kahit gano'n yung game is nagkating kasi yun, kasi sabi ko lang sa kanila, we stick to each other. Kasi it's a test na binubuo namin culture dito sa Arellano. And now, maraming pagsubok. Ito din yung time na natagos na namin. And hopefully, itong pagkapanalo namin, start na to ng yung pinaghandaan namin ng process. Coach, obviously not a very promising start. Pero masasabi niyo po bang medyo mas magana yung optimism niyo going to your next games dahil nga nakaisa na kayo? Siguro pinaka-importante, yung manalo ka kasi dala mo yan yung kumpiyansa natin. Okay? Especially dun sa team. And then, lahat kasi ng player namin, nag-a-adjust ako kasi, diba, nakita naman natin, 10 rookies again. Pero hindi reason yon. Ang reason namin dito is to compete. The good basketball and the great basketball. To finish the end game, yun ang pinaka-importante. And sinabi ko sa nila, no matter what, importante yung the experience and the pressure na ibang bata sa atin, kailangan kunin natin na maayos.